guys. Panibagong tutorial na naman yung ano, ituturo ko ngayon. Pero hindi na to chainsaw. Na ituturo ko naman yun paano mag-solve ng board fit. So wala na tong ano guys, wala na tong intro. So explain ko na agad sa inyo. So sa mga bagong chainsaw operator or hindi pa masyado kabisado sa pag-solve ng ano ng board fit, ito po yun guys. Una, dapat lang malaman nyo na kung ano ang formula ng board fit. So, explain ko lang sa inyo guys. Ang formula nito, thickness or kapal times width or ang lapad times length or ang haba divided by 12 equals board fit. So ano ba yung ibig sabihin yan guys? Bakit ganyan? May times times tapos may divide. So ito yun guys, example. Pasensya na guys, medyo may sipon ako ngayon. So example, yung kahoy natin 2x2. Example yung pinakamalit, 2x2 2x2 by 8. Example lang guys. So paano yan isosolve ng sa board fit? So ibig sabihin, ito yung kahoy natin, yung tamanyo ng kahoy natin. So dos yung kapal, ito yung thickness, dos din yung lapad, at saka yung haba niya 8. So so ito guys, inches to guys, ah, inches, 2x2. 2 inches by 2 inches. Tapos yung haba niya is feet. So 8 feet ang taas niya. So tapos paano ba mag-solve nito? So ganito yun guys, para makuha mo yung board fit niya. So susundin natin yung formula. Okay? So ito guys. Excuse me. Yeah, wag niyo na lang pansinin yung ano guys, medyo yung ano ko, yung pagsisipon. So ito guys, pag-solve niyan, pagkuha niya ng board fit. So syempre, yung formula natin, kapal times lapad times haba divided by 12 equals board fit. So ito yun guys. Paano siya kukunin? So yung kapal niya is 2 times 8 equals, so 32. So 32, 2 times 2 times 8, 32 divide kay, kasi guys mayroon pa tayong divide, so i-divide muna natin siya sa 12. So equals, so yung ibig sabihin guys, so yan na yung result niya. So ang isang ano pala guys, yung isang dos por otso, ang isa niyan, so abot siya ng 2.6 board feet. 2.6 board feet. So yun guys, so isang piraso lang yan guys, ha, take note, isang piraso lang yan. So kung example, yung 2x2x8 mo, 10 piraso, so i-times mo rin to sa ano, sa 8, so 2.6, example, 2.6 isang piraso. So nakagawa kayo ng ano, ng 10 piraso.
So, times 10. Ah, hindi siguro nakita, guys. So, ulitin ko, guys. So, 2.6. So, 2.6. So, isang piraso. So, nakagawa kayo ng 10 times 10. So, ibig sabihin, yung 10 piraso is 26 board feet. So, yan lang kadali, guys, mag-solve ng board feet. So, kahit anong tamanyo ng kahoy, kahit anong to, may merong minsan 2 by 3, 2 by 3 by 10, ganyan. Example pa ito, guys, bigyan ko yung isang example paano yan isosolve, ilang board feet kaya yan. So, 2 times 3, diretso na lang tayo, guys. 2 times 3, oh, 6 na, automatic na 6. Kasi alam naman natin 2 times 3, 6 lang eh. 6 times 10. 6 times 10. Ay, so, mali ako. Times 10 equals 60. Tama, guys. 60. Tapos, divided by 12. Divided by 12 equals. So, ibig so guys, example, isa pa guys, ito, magbibigay ko ng example sa isa, ano, 2 by 3. 2 by 3 by 10. So, ilang board feet kaya to example? So, 2 times 3, 2 times 3 times 10. Tapos, divided by 12 equals 5. So, ibig sabihin guys, ang 2 by 3 by 10 pala, which is 5 board feet. 5 board feet. So, yan guys. Yan lang yung pag-solve ng, ano, ng board feet. Napakadali lang guys. So, number 1 lang. Isa sa, ilagay natin sa, ano, sa isip natin yung formula ng board feet. I-times mo lang yung kapal, yung kapal, lapad, at saka yung haba. Tapos, i-divide mo sa 12. So, saan ba nanggaling yung 12 na to, guys? So, itong 12 na to, kung makita nyo sa, ano, yung isang feet ng, ano, yung isang feet ng tawag dito, 12 inches yan. Kaya ito yung ang 12 na to, which is inches yan. So yan yung pang divide. So pag i-divide mo yan sa 12, maka-count mo kung ilang inches, kung ilang feet yung makukuha mo sa isang kahoy. So, yan na po guys yung formula ng board feet. So, yan lang guys yung may share ko sa inyo kung ayan. So, thank you so much sa, ano, sa patuloy po na pagpapanood. At kahit hindi po ako, ano, hindi po ako gaano masyadong magaling sa pag-explain, pero nagpapasalamat po ako sa, ano, sa lahat ng mga subscribers at saka mga supporters ko na patuloy na, ano, na sumusuporta sa akin. So, parami na lang parami yung nagsusuporta, guys. So, maraming salamat po. So, sana marami pa tayong matutulungan. So, yun lang po, guys. So, ingat po kayo lagi. God bless po.